Nais nating ipagpatuloy ang mga sinimulang programa para sa edukasyon. Kaya naman sa kasalukuyan, nasa accreditation process na ang 14 daycare center sa siyudad at isinaayos at pinapaganda naman natin ang daycare center ng Barangay San Pedro Cutud. Meron din tayong 33 beneficiaries sa ating alaylakad. Ang bukod tanging Alaylakad Foundation sa bansa na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga mahihirap na kabataan. Ang ating e-scholar program o educational scholar ako ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong. Inaasahan natin tayo ay makakapagbigay ng scholarships sa susunod na semestre. Mas bibigyan natin ng pansin ang pangangailangan ng mga estudyante dahil inayos natin ang sistema sa pamamigay ng scholarship, kung saan makikipagtulungan din tayo sa mga state universities at iba-ibang koleyo upang mas mapalawak, mapalaki at maparami ang sakop ng programang Scholar Ako, upang makapag-enroll ang mga Pernandino sa mga kursong criminology, midwifery, social work, agriculture, education, entrepreneurship, at environmental engineering. Mga kursong kailangan ng Pilipinas ngayon. Dahil alam natin ang labanan ay global, kaya dapat global din ang kalidad ng mga kabataan. Ang kailangan natin sa panahon ito'y global thinkers o global doers. Ang City College naman ay gagawin nating autonomous at sustainable. Kapag nangyari ito, makikita natin mas marami ang mga batang mabibigyan ng magandang kinabukasan. Mas maraming kurso, mas maraming magagaling na guro. At mas maraming pasilidad gaya ng isang universidad. Ang ating pangarap, isang City College na kasingtatag ng Universidad ng Pilipinas at Ateneo. Ang iba na may pwedeng pumasok sa mga technical vocational courses, iyan ang babalang kasi ng technical working group na bubuo ng isang business development plan. Inaatasan ko ang ating college president, Dr. Lou Abier, na bumuo ng isang task force City College para pag-aralan ito. Ang Peace and Order Council ay na-reconstitute na rin. Ang ating kilos ay preventive, kung saan binuo natin ang council upang makagawa ng mga plano tungo sa isang crime-free San Fernando. Hindi na kayo kailangan mag-alala o nga't may mga krimen at dumarami din ang mapagsamantala. Tayo naman ay may ginawang akbang upang lahat ay maprotektahan. Mga city marshals, ang bago niyong kahantabay sa kalsada. Kasama ang mga traffic enforcer natin. Sila ang sigurado sa kaligtasan, kapayapaan, at kaayusan sa ating daan. Nakita niyo na ba ang tapat ng City Hall? Wala nang nakaparada, malinis na at maluwag ang trapiko. Ang palengke at City Hall ay may ugnayan na. Ang mga tindero-tindera ay kusang lumapit ngayon at nakikipagtulungan na sa City Hall para isaayos ang sistema at magbigay ng suwestiyon. Katuwang ang ating sanggunuang panglungsod, balak nating ipaayos
pagandahin, palakasin, manumbalik ang sigla ng ating dalawang palengke.